Hi guys, ako nga pala si Al. For today's video, ituturo ko sa inyo kung ano ang best option nyo pagdating sa video editing apps. Kung mahilig kayo mag-edit ng videos or sa mga aspiring vloggers natin na gusto mag-vlog and naghahanap sila ng pwede nilang pag-edita na ng kanilang videos, ang masasuggest ko sa inyo ay ang KineMaster. The best siya para sa akin kasi marami siyang features, marami siyang effects like transition effects, layers, sound effects, and marami pang iba. So, guys, try nyo. Let's go into the KineMaster. Ayan, guys, nandito na tayo sa KineMaster. Ayan, kung mapapansin nyo, meron na tayong mga nakasave na, na projects dyan. Pero kung gusto nyo gumawa ng bagong project, click nyo lang tong malaking circle. Ayan, select aspect ratio, meron dyan 16:9, 9:16, 1:1. So kung pang YouTube yung project nyo, select 16:9. Ayan, kung gusto nyo mag-addag ng videos, punta lang kayo dito sa media, click nyo. Ayan, pili kayo dyan sa folder nyo. So may nakasave na ako na video dito kanina. So ayan, for example, itong tatlo na ito yung nasa unahan. Ito yung gusto kong i-select na video. Click nyo lang, 1. Ayan, kung makikita nyo, nakapunta siya sa layer. 2, 3. Ayan, then click itong check sign. Ayan, for example, ito yung project natin. Check lang natin. Ayan, kung mapapansin nyo guys, wala pa siyang kabuhay-buhay, no? So, kailangan natin siyang i-edit. So, kung gusto natin siyang i-trim, ito, click nyo lang itong picture. Ayan pa, nag-yellow na siya. Click nyo itong gunting. Ayan, pwede siyang i-trim sa left, sa right, split at playhead. Pero, try natin i-trim sa right. Ayan, ganun lang siya kasimple mag-trim. Tapos, check. Ayan. So, for example, gawin natin itong cinematic yung video. So, pag cinematic, kailangan medyo luma yung video. So, kung paano gawin yan, ito. Click nyo lang itong picture. Tapos, color filter. Ayan. Mamili kayo dyan. Click nyo basic. Ayan. Maraming pwedeng pagpilihan dyan. Ayan. So, ang napili ko dyan is number 23. Ayan, mapansin nyo medyo luma na yung image, no? Check sign. And then ganun lang din sa second video. Click nyo yung video, color filter, basic, tapos number 23, then check. Tapos third video, click nyo lang yung video, color filter, basic, tapos ayan, number 23. And so check natin yung project, no? Ayan, medyo nabuhay na siya. So, pag cinematic, meron siyang black bar sa ilalim and sa itaas. So, kung paano gawin yan, click nyo lang to layer. Tapos, media. And background. And pila kayo ng kulay. Siyempre, kulay black. Black bar nga eh. Ayan, tapos, pindutin nyo lang tong itong may apat na dot na may rectangle sa upper right corner. Ayan, tapos itong ayan, tapos i-drag nyo lang. So ayan, meron na kayong black bar sa ilalim. Tapos pindutin nyo tong tatlong dot sa gilid. Ayan, tapos duplicate. Ayan, makikita nyo ito, dalawang layer, diba? Itong pangalawang layer, pindutin nyo ulit to. Tapos ito naman kabila, para sa taas. Ayan, drag nyo ulit. Ayan, then okay. Tapos i-extend nyo lang siya hanggang sa dulo ng video. Ayan, ito naman ang pangalawa. Ayan, okay, check ulit natin yung output. Ayan,
Ayan, so medyo buhay na nga siya. So kung di pa kayo kontento, lagyan natin siya ng transition. Click nyo lang tong right, white. Ayan. Pinigay dyan sa mga yan. So try natin tong travel and activity. Ayun, may airplane. So pwede na siyang gawing ito. Pwede na rin siya i-adjust kung gaano katagal. 1 seconds. Ayun. 1.5 seconds. Ayun. So, ayan, may transition na siya. Tapos dito naman sa pangalawang transition. And by the way guys, yung transition, yung paano siya lumipat sa kabilang video. So, buka natin siyang 3D transition. Ito, bounce box. Bouncy box. Ayan, for example, yan yung napili natin. Ayan, check ulit natin yung project. Ayan, ayan yung transition na tinatawag natin. Ayan. So, ayan, medyo may buhay na siya, no? So, ang kulang na lang dyan is ang audio. So, kung paano lagyan ng audio, to-click yung audio. Ayan, so, music asset. Ayan, meron ako na-download dito kanina. Ayan, mga yan na-download ko. Pero kung gusto nyo pa mamili, punta lang kayo sa KineMaster Store. Itong may, parang may bubong na to sa upper right corner. Ayan, click nyo yun, tapos ayan, maraming pwedeng pagpilihan dyan na sound effects, music. Pero kung mapapansin nyo guys, may mga, ayan o, may mga premium yung red na yan. Premium. Hindi nyo siya pwedeng ilagay sa video nyo. Ang pwede nyo lang ilagay ayos is yung pre, ayan o. Ayan, na-install ko na yan kanina. So, pili tayo ng iba. So, ayan. Kumari itong City Gray pre, diba? So, pwede ko siyang i-play. Medyo ayan. For example, ayan yung napili natin. Click nyo lang yung download. Ayan, installed. So, ayan. By the way, guys, etong ayan yung may mga premium na yan. Di ba bawal nyo siyang ilagay sa video nyo? Pwede nyo siyang ilagay for free. Pati itong mga to, ayan, mga special effects, background. Ayan yung mga yan. Pwede nyo siya ilagay sa video nyo for free lahat. Pero ituturo ko pa siya sa next video. Kaya mag-subscribe kayo, guys. Ayan, so balik tayo sa project. Ayan, ito yung na-download ko, di ba? Itong why not. So check natin. Ah, hindi pala ito. Hindi pala yun. Ito palang City Gray. Ayan, so kung yan yung napili natin, check nyo lang tong, itong may plus na to. Ayan, then check. Ayan, so guys, ito yung audio natin. Ayan, yun yung layer na yan. So, check natin yung project, no? Ayan, guys. Tapos na tayo sa project natin. Cinematic video. Marami ka pang pwedeng gawin dyan. Marami ka pang pwedeng i-edit. Ayan. Pero, for now, yun na yung maituturo ko sa inyo. Sana marami kayong natutunan and maraming salamat.